Kaugnay pa rin po sa pagdiriwang ng National Heritage Month, sama-sama nating alamin at ipagdiwang ang ating makulay na kasaysayan. Kung ano yan, panoorin natin to. Taon-taon, tuwing buwan ng Mayo, ay ating ipinagdiriwang ang National Heritage Month. Alinsunod ito sa President Proclamation No. 439 kung saan nakasaad dito ang layunin na i-conserve at i-promote ang mga cultural at historical heritage ng Pilipinas. Layunin din ito na itaas ang kamalayan at hikayatin ng mga Pilipino na respetuhin, mahalin at protektahan ang mga tangible at intangible heritage ng ating bansa. Alinsunod sa tema ng National Heritage Month ngayong taon ang Championing Heritage, Capacity Building to Transform Communities, at bilang pakikisa na rin sa selebrasyon nito ay inorganisa ng The Filipino Heritage Festival Incorporated in partnership with the National Commission for Culture and the Arts o NCCA ang isang heritage tour. Sama-samang namasyal, lumibot, natuto at nakakuha ng bagong kaalaman tungkol sa mayaman nating kasaysayan ang mga taong nakiisa sa naturang heritage tour. Ang unang heritage site na kanilang pinuntahan ay ang Paco Park, taong 1966 nang formal itong idineklara bilang National Park. Dito, sikretong inilibing ang ating bayani na si Dr. Jose Rizal matapos ang pagbaril sa kanya noong December 30, 1896. Dito rin inilibing ang mga labi ng tatlong martir na pari na sina Marciano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Sunod naman na kanilang nilibot ay ang Rizal Park, particular na sa pook kung saan binaril si Rizal at pati na rin ang pambansang bantayog ni Rizal na may titulong Moto Stella, na disenyo at gawa ng isang Swiso na si Richard Kisling. Being Heritage Month, no, I wanted to show the heritage sites of Manila, and then I wanted to give them a glimpse of the life of Jose Rizal, as well as the interesting tidbits that you can see all around the National Capital Region. Ang sunod na kanilang binisita ay ang simbahan ng San Agustin na isa sa apat na simbahang barok ng Pilipinas na idiniklara noong 1993 bilang UNESCO World Heritage Site. Maliban sa simbahan ay nilibot rin nila ang San Agustin Museum kung saan makikita ang napakaraming mga antigong gamit ng simbahan. Isa rin sa kanilang pinuntahan ay ang Casa Manila, kung saan makikita ang mga kagamitan at uri ng pamumuhay na mayroon ng mga mayayamang Pilipino during the late Spanish colonial period. Inikot rin nila ang Fort Santiago, ang dambana ni Rizal, pati na rin ang Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church at ang Grand Cafe 1919. Just be aware of your heritage, be proud that you're a Filipino, and ipagmalaki natin na Pilipino tayo kasi marami tayong maitutulong sa ating bayan at saka marami tayong ipapakita sa buong mundo. Please come and see Intramuros, no? There are very many new attractions now, and also there are a lot of places of interest, also a lot of dining experiences, as well as new sites and new museums that you can visit. Come to Intramuros, huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Sabi nga ni Gato Zerizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Kaya naman, ngayong National Heritage Month, tayo ay magbalitanaw at alalahanin ang ating pinagmulan. Ating bisitahin ang mga lugar na may malaking impluwensya sa ating kasaysayan at identidad bilang isang Pilipino.